pangawatan at sasakay galing mga iha. Sakay, sa mobile. Sige na, sakay na. Huwag ka na magkailan. Ang ulo nyo ha. Ngayon, tutuluyan kayo. Iipas po kayo na kaya. Yung mga nasa labas, dadamputin na namin. Pero makakaubyasa lang yan. Tawin ko lang. Mamaya tayo natin yung aviso ng mga mandaraw. Parating nyo na yung mga tindahan nyo. Nanay, parating nyo na po yan. Wala na dapat nakabukas na mga tindahan. Kasi tanong na po kami ng sarado naman daw yung sa school. Oh, sasakay na kayo. Saan po ba yan? Yung dali sa... Saan po? Kasi nito. Isko, sabi daw walang tubig. Eh, ito may toilet naman. Pag yung kasabay, wala. Uwi na yan. Kaya mga nasin po na kayo matatapit. Ayun na, ayun na tayo. Dami. Middle name mo? Ilang taon na? 28. Address? Ikaw, ano? Pangalan mo? Tinatanungan. Eleven na ng gabi. Dito pa rin kami sa Barangay Hall. So, wala nang social distancing dito. Nakikita niyo. Wala nang social distancing dito. Hindi. Hindi mo magagamit yan ito kasi nasa crisis tayo. Talaga? Sisaksik lahat yun sa kulit. Hindi. Hindi naman sila. Hindi rin naman babae. Kapulisan natin na isip-sip tayo. Sabi yung pasilidad tayo na ilalagay kayo kung saan yung lulakan. Nakakabasa? Wellsburg? Padding po ako. Padding po ng barangay. Dito muna kayo. May hindi gumagawa. Hindi na mga. Eh, kaso, after ano na, hindi pa tapos yung oras namin, lunch, after lunch, sinama kami ni boss na mag-ipot. Nagano kami na buga ng sunroof para sa kay tapos hindi na kami nakabalik dire-diretso na po yun hindi kayo pakalat-kalat dito lang kayo, intak lang kayo 11:14 na ng gabi andito pa rin ako sa station tinatawag na lang yung mga pangalan then i-issue ng paper mamaya papakita ko sa inyo but hindi ako sigurado kung tatagal yung battery ko. Ano sa mga mo? Ito si Major Benny Balantas. Siya ang PCP Commander. Ako po si Paolo Marquez. Ako po ang kapitan naman sa kabilang building.
siyang kapitan, siyang hepe rito. Itong uli nyo, ngayon, hindi po ito ordinaryong curfew. No? Itong curfew na ito is based sa Ordinance Number 03-2020 na ipinasahan ng City Council noong Lunes. Ang curfew na ito ay ipinasahan sa kadahilanan ng kailangan mag-implement, no? Community-wide quarantine. Bakit may community-wide quarantine? Kasi mayroong COVID. Di ba? Ano yung mga pampublikong lugar? Kalye, ali, kahit sa tapat ng bahay nyo, pinagbabawalan po ng pamahalaan na kayo po ay tumambay. At kung wala naman kayong napaka-importanteng gagawin. Kagabi po, nagpasa po ang ating national government, inakyat na po sa enhanced community quarantine ang buong Luzon. O, may iba ilan sa inyo, may mga dahilan, yung ilan sa inyo, hindi naman importante, hindi nakikinig, o, nandito kayo lahat. Lahat po ng ticket nyo, na inisyo sa inyo, ano nasa ticket nyo ate? Warning. Diba? Yan ang first offense. Susunod po niyan, at kaya kayo napicturan, kasi, kapag kayo nahuli uli, i-base natin ang penalty sa ordinansa, kayo po ay mananagot sa batas under Revised Penal Code Section 151. Kayo po ay pwede arestuhin, no? At pwede po kayong ikulong. Oh. Higit ko mo lang 30 days, no? Kung aray kung pwede ako magkamali, pero more or less 30 days. Kaya, paalala ko sa inyo, doon sa mga minors naman na mahuhuli, dahil kayo minor, at lumalabas sa bata ng batas, itapabayaan kayo, magulang nyo po ang magkakarga, ang kaparusahan. Siguro naman, maliwanag sa inyong kaisipan, yung ang sinabi ng ating punong barangay. Hindi ko napahabain, no? Sana lang po magkaisa tayo at magkatulungan, okay? Lalong-lalong na dyan, yung mga matatanda natin na dapat na kayo maging huwag.